kung makikita nyo, yan yung kneecap niya. Hawakan ko yung sayo, ha? Yan yung kneecap niya. Dito. Okay? So, wasak. So, yung femur niya o yung thigh bone niya, wasak din yan. So, kung papunta sa baba, okay, yung dito, yung inner side ng leg niya, pangit din. So, nangingitim na rin. Okay? Kaya ako na-offer sa inyo, okay, meron kasing maraming options dyan. Number one, shortest, cheapest, okay? At less risky. Yan po yung amputation. Okay? Ang putol, dito po sa singit, hanggang dito. Okay? Para po, hindi na natin kukumpunihin yung mga buto. Kasi po, yung isang way ay yung long way. Yun po yung reconstruction. Maganda po kayo na napakaraming salapi para doon. Kasi kakailangan bakalan lahat ng buto simula dito pababa para lang magawa natin yung reconstruction yun. Is it sulit para sa mga pasyenteng ganito kung katanda? Para sa akin po hindi. Okay, kasi 50 na siya na hindi naman na naghahanap buhay. Okay? At saka yung as compared sa kung ibabalansin nyo or uwi nyo yung gastos. Kasi malaking gastos po yan. Isang set ng bakal pa lang ay 50 plus na. So marami po yan. Hindi ko pa nakikita x-ray niya eh. Pero nakikita ko pa lang. Base sa itsura, mukhang durog yung thigh. Yung distal end ng thigh. Yung patella, durog na, patay pa. Okay? Tapos yung tibia, yung leg bone. Okay? Kapag ganun po, malaking problema. Bukod sa buto, mayroon pang mas importanteng problema. Yun po yung laman, yung babalot dun sa buto at sa bakal. Hindi ka pwede magbakal nang ganun ang kondisyon ng balat. Okay? So, kailangan mo muna siyang i-reconstruct. Hindi po lang, hindi kailangan pabahawin, ha? Kailangan gawa ng paraan kasi nga namamatay ng itaas. So, maraming pagdadaanan kapag dun sa second option. Bukod sa marami, matagal, mahal. Okay? Kaya nga po, para sa akin, sa age ni ma'am at sa physical activity, hindi siya masyadong sulit. Okay? Kaya nga, pero syempre, option nyo pa rin yun. Kung gusto nyo talaga, Dok, marami kaming pera, ilalaban namin yun. Walang problema sa akin. Okay? Pero, kung tatanungin nyo ako, Doktor, may iba pa po bang mas magandang option? Meron po. Yun po yung una kong in-offer. AKA, above knee amputation, medyo mataas, or hip disarticulation. Tanggal na yung paa na kailangan natin, yung problematic na paa. Ang kagandahan po nun, number one, hindi na natin dadaanan yung problematic na balat. Ibig sabihin, in terms of risk of infection, lesser as compared sa babakalan mo yung balat na pangit. In terms of cost, wala ka ng bakal na iisipin, di ba? Kasi puputulin lang yan. Okay? In terms of, ano po yan? In terms of hospital stay, after maoperahan, 2 to 3 days, uwi na kayo. Okay? Yun lang po yun. Siyempre yung risk ng infection parating nandyan. Lesser lang compared dun sa unang option. At makapag-decision ka, may alin man dun sa ano, kailan yung schedule? Hindi ko po alam. Kasi pipila po natin yung visa schedule. Pero based hindi naman po may infect or... Infected na siya, ngayon pa lang. Kasi nga, di ba, tulad ng sinabi ko kay ma'am, okay, nangyari yung aksidente, okay, sa isang area na madumi. Di ba, sa lupain. Pangalawa, high energy trauma. Yung pa lang yun, yung dalawang non-modifiable risk factor natin ay sapat na para mag-produce ng ganyang grabing injury. Lalo na sa isang pasyenteng matanda. Kailan po mababasa yung ice? Matitingin ko naman. Okay? Ano pong panalaman po ng X-ray? Hindi, para mas... hindi po, hindi niyo po kailangang isipin yung basa ng x-ray. Trabaho po namin yun. Ang trabaho niyo po ay mag-usap kung ano po ang katanggap-tanggap na pamamaraan ng paggamot sa kanya. Okay? At the same time, mag-usap kayo kung gano'ng kalalim ang bulsa niyo. Okay? Kasi po, lahat yun ay kayo na makakaalam. Hindi ko naman alam kung gano'ng kalalim ang bulsa niyo. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung kaya niyong ilabas. Kaya nga po ako, ang trabaho ko bilang orthopedic surgeon ay number one, mag-present sa inyo ng options. The cheaper one, the more expensive one, the longer one, the shorter one, the risky one, the less risky one. Yun po yung role ko. Okay? So, pag-usapan niyo po. Pero habang hindi pa naman po siya na operahan. Kaya po natin, for the meantime, ang nagagawa natin ngayon ay number one, antibiotics. Okay, IV antibiotics. Yun po yung isa sa mga bagay na kung saan, okay, nakakatulong para ma-wall off yung infection. Okay? Pero syempre, habang tumatagal tayo, hindi lang naman infection sa sugat ang iisip natin. Meron tayong tinatawag na hospital acquired pneumonia. Ibig sabihin no, nahahawa ng pulmonya yung pasyente. The mere fact na nandito siya sa hospital. Okay? Yun po kasi yung difficulty ng government institution. Diba? Government ward area, diba? Matagal yung proseso, madaming pasyente.
yun po yung isa sa mga difficulties as compared sa private hospitals. Okay po? So, yun po. Pag-usapan nyo po maigi. Once magka-decision kayo, okay? Check ko lang din yung hemoglobin niya kasi hindi ko pa siya nakita eh, yung chart niya. Okay? Ngayon pa lang kami nagkita eh. Ngayon lang din ako nakita, di ba? Oo. So, titingnan ko lang din yung hemoglobin. Pero sa mga ganito katanda, nagpaparedy ako ng mga blood products. Okay? Kung ano mang surgery yung mapipili niya. Okay? So, pag-usapan niyo po maigi. Okay, mami? Okay, sige po. So, tingin ka nga sa taas. Okay? Sige po. May questions ka po? Wala pong bawal. Oo, kakain ka lang naman dito eh. Di ba? Nakahiga ka lang naman eh. Oo. So, pag-isipan niyo po maigi. Para ma-solidify na natin yung plano natin. Okay? Kung ano man yung plano natin. Okay? Pero ako sa... Sabihin na lang po. Parati naman ako nandito. I mean, hanggang nandito ako, nandito. Okay? Hanggang Saturday kasi ako dito. Okay? What if, Doc, ano, ilipat naman sa hospital na ano, the government or... Ah, private. Oo. Pwede rin naman po. Tapos... Mabibigyan po ba siya ng halimbawa, anis, yung pampakalma para... Siyempre, kahit naman nandito na, kahit naman nandito siya eh. Meron naman tayong anesthesiologist dito. Okay. Ang issue naman dito ay number one, kasi as a government institution, di ba, alam niyo naman na COVID center ng Quezon tong QMC, di ba? So, in terms of turnover of patients sa OR, medyo matagal talaga. Kasi ang dami niyong nakapila. Okay. Siyempre, yun yung advantage ng private. Ang advantage ng private ay, di ba, mapipila siya agad. Bukod sa maraming OR, di ba, konti yung pasyente. Ang pinakamalaking disadvantage ng private ay yung cost. Okay. Kasi siyempre, magastos. Every step of the way, every gamot, every swero, lahat yung magastos. Ngayon, kama mo nga, may renta araw-araw. Di ba? Yun po yung ano. Kaya nga po, okay, kung kaya niyo po ng private, wala namang problema. Okay, i-ano natin kayo sa private. Po kasi okay, ina-ano namin, inaantay nga lang po namin yung round nyo kung ano. Ah, kung anong, okay. Ah, hindi po ba kayo nakausap ni doktor? Sino po ba nakita nyo sa ER na doktor? Hindi po ba kayo nakausap about sa plano? Wala po eh, kasi po. Ngayon pa lang po kasi yan parang ah, nani. Hindi, hindi, hindi. Hindi nalinis, hindi po yun. Yung plano, nakausap po sa inyo, kung anong pwede ano ba yung... Sino po bang doktor? So, pagkapasok niya po, noong 23, sino po nakausap niyo? Yung mga nurse lang po. Ang sabi po, hindi nga daw po nila kasi po hanggang hindi po. Ah, or, kaya kayo, kaya pala para kayong lost eh. Oo, yes. Kaya pala. So, hindi kayo, hindi kayo nakausap regarding prognosis. Ako anong mangyayari sa kanya? Ah, wala, yung kung paano ko sinabi, wala. Oh, wala. Ah, okay, sige. Kaya pala. Okay, sige. Anyway, going back. Okay. So, ito po yung plano para sa kanya. Okay, kasi nga, with the degree of severity. Okay, di ba? Ang laki ng kailangan natin as kasutin. Pupo na ako, napapagod ako. So, ang laki kasi ng kailangan kong punhin. Kaya nga ako, kung ako tatanungin niyo, Doktor, ikaw po ba, sa professional opinion mo, anong pwedeng gawin? Ako po, amputation. Kasi number one, mura. Number two, less risky. Kasi hindi natin kailangan mag-opera na mag-opera na mag-opera na mag-opera. Siyempre, every time na mapapasok ka sa operating room, di ba, risk yun. Di ba? At the same time, cost, di ba? Yun kasi yung requirement para mag-reconstruct. Kailangan linisin mo lahat, tatalupan mo lahat ng kailangan talupan, tatanggalin mo lahat ng katay, para mabuo mo lahat. Pero, yun nga, sa degree ng injury mo, medyo malaking problema. Okay, kaya nga ako, hindi naman lahat ng ganitong pasyente na napuputulan, hindi po lahat. Okay, may mga specific patients lang. Okay, lalo na depende sa specific injury niya. So, kulang tulad sa kanya, 'di ba? Hindi lang buto ang na-damage, 'di ba? Pati yung balat, pati yung taba, 'di ba? So, 'yun kasi yung mga requirement na kung saan medyo mahirap at medyo suntok sa buwan yung opera ng pagbabakal para lang ma-maintain yung paa. Okay, kaya nga ako, ang pinakasulit ha, sulit ha, in terms of, okay, in terms of, ang advantage kasi ng amputation ay number one, di ba, cheaper. Number two, shorter hospital stay. Ibig sabihin, maiksi lang, okay, pag naoperaan ka, okay, after 3 days to 4 days, uwi ka na. Okay, yun po yun. Number two, ay number three, less risky in terms of infection. Kasi lalayo na tayo sa focus ng infection eh. Pupunta na tayo sa sinit ng part. May infection pa rin, syempre, may sugat eh. Pero syempre, less risky kasi hindi na tayo papasok dun sa mismong pangit yung nangangamoy. Okay? So, yun po. Kaya nga, in terms of walking ability, mas mabilis makakalakad yung naputulan. Kasi once malinis na yung area, tuturuan na kayong mag-walker.
Okay yung apat na para. Diba? Yan po. Kasi kahit naman sabihin natin, okay, blessing, diba? Nagawa yung bakal mo. Hindi ka naman agad makakalakad. Eh. Kasi wasak-wasak yung bukong. Okay. So, kaya ako ha. Okay, medyo long shot talaga. Yung pagbabakal. Kung ako tatanungin nyo, given yung age, given yung physical activity, yung demand para sa patient, okay, so, better amputation. Wala nga siyang paa, yes, pero ligtas naman ang buhay. Diba? Malayo sa infection. Diba? Yun po yung mga advantage. Tulad na sinasabi ko sa mga pasyente ko na napuputulan, isipin nyo po yung amputation as a second chance in life. Diba? Makakatulong siya as an option para mapahaba natin yung buhay mo para makontinue ka pa rin. Yes, wala kang paa, pero magagawa natin ang paraan yun. Maraming ways para maglakad. Hindi lang kailangan ng dalawang paa. May mga pasyente ako, di ba? Na kahit isa lang yung paa, nakakalakad. Okay? So, tatanggalin mo nga ito. Okay, papalitan mo na lang siya ng walker. Di ba? Makakalakad siya gamit yung walker. Nakita nyo na yung walker, di ba? Apat yung paa, yung pa square. Yun. Makakalakad po siya gamit yung ganyan. Okay? Kaya nga po, isa siyang viable option. Okay? Sige po. May tanong ka pa po? Oh, pag-usapan niyo po maigi. Kung gusto niyo po mag-transfer sa private para mas mabilis yung proseso, wala naman pong problema. Okay? Wala na po. Wala po tayong po problema ang litid kasi buto nga po, wasak eh. Hindi nyo na po concern yung litid ngayon. Ang concern nyo po ngayon ay yung wasak na buto at pangit na palat at taba. Okay, yun pa lang, malaking problema na po. Huwag nyo na po isipin yung litid. Anong naka-ano yun niya? Naka-cover? Naka-plastic bandage po. Okay? Alis na yung naka... Nilagay ko na kasi ano, at saka hindi naman siya gumagalaw eh, kaya nilagay ko na lang sa comfortable position. Komportable ka ba ganyan, mami? Anong pakaramdam mo? Oo, tumatagilit talaga yung paa kasi yung natural tendency pag natutulog tayo. Lalabas po. Kasi nga wala na pong buto eh. Nabasag po kasi yung buto. Okay? So, pag-isipan nyo po maybe. Okay? Sige po. Bigyan nyo po ako ng decision. Thank you, Barbara. Okay.